Good morning, happy worship service, happy first Sunday of the month, and for this morning, we will talk about Doubting Thomas. Ang topic po natin, ang title, I Hate to Hesitate. Let's open our Bibles to sa Gospel of John, starting with chapter 20, verse 24. Basahin ko po sa inyo. Now, Thomas, one of the 12, si Thomas is sa mga 12 disciples, named Didymus, was not with them when Jesus came. So, hindi siya kasama nung dumating si Jesus. So, hindi niya nakita. 25, so the other disciples said to him, we have seen the Lord. Naku, Thomas, nakita namin ang Panginoon. Buhay siya, hindi siya patay. Okay? But he said to them, if I do not see in his hands the print of the nails and put my finger into the print of the nails, and if I do not put my hand into his side, I will never have belief. Sabi ni Thomas, nakita ko eh. Butas yung kamay ni Jesus eh. Nakita ko, tinusok yung tagiliran niya eh. Hanggat hindi ko nakikita yung butas na yun, at pwede kong isuot yung aking daliri, hindi ako maniniwala. 26. And after 8 days, makaraan ng isang linggo't isang araw, his disciples were again in the house and Thomas with them. So, nandun uli sila sa bahay. This time, kasama nila si paring Thomas. Though the doors were shut, Jesus came. Wow! Kasi invisible pa, super body na si Jesus dito eh. And taking his place in the middle of them. And he said, may peace be with you. Then he said to Thomas, put your finger and see my hands. And put your hand into my side. And be no longer in doubt, but have belief. Nasagot ni Thomas, and Thomas said in answer, my Lord and my God. 29. Jesus said to him, because you have seen me, you have belief. A blessing will be on those who have belief, though they have not seen me. Alam niyo, nag-hesitate ka na ba na tumawid? Tapos, mainis ka kasi hindi ka tumuloy dahil kung tumawid ka, sana hindi ka na late sa school. No? Or nag-hesitate ka na ba na mag-overtake? Hindi mo na calculate yung risk. Nag-hesitate ka na ba na may ginawa ka isang bagay na supposedly dapat mong gawin pero hindi mo ginawa? Nagduda ka. Nagkaroon ka ng disbelief, lack of faith, or nag-doubt ka. Madaming bagay. Iba-ibang pwedeng pag-usapan, iba-ibang topic, pwedeng malaki na bagay, pwedeng maliit na bagay lang. Pero tingnan natin, ano ba yung dapat nating matutunan? Mismo sa na-experience ni Thomas sa Panginoon. Alam nyo, some of us hit the wall of disbelief, no? In three ways. Kasi probably through disillusionment with God. Probably, some of us hit the wall of disbelief through a disappointing experience. Kanino? Sa atin, with God's people. Some of us, or some people, believers or unbelievers, hit the wall of disbelief through the experience of darkness, no, sa buhay natin. Tingnan natin, isa-isahin natin. Ito yung mga rason bakit nagkakaroon ng disbelief. Bakit nagdududa? Bakit may doubt tayo? No? Bakit naapektan yung faith natin? Bakit naapektan yung pananampalataya? Una, some of us hit the wall of doubt through disillusionment with God. We have this disillusionment with God. Ano ang ibig kong sabihin? Una, isang malaking kabalintunaan, isang malaking disillusionment, na si Satan at si Lord are equal.
Alam niyo, minsan may epekto yung mga napapanood natin, lalo na simula ng bata tayo. Minsan, yung takot sa Diyos na reverence dapat, no? Hindi yung takot ka dahil papatayin ka or sasakaling ka or hahabulin ka, no? Yung takot natin sa Diyos, dapat reverence, may respect. Bagay, may fear out of respect. Pumapantay siya minsan doon sa takot natin sa enemy, kay Satan, kay Lucifer, sa mga ghosts, sa mga tikbalang. Sometimes, ng mga bata tayo, naka-apekto sa mga pumasok sa isipan natin na ang akala natin, ang Diyos at ang enemy, ano lang, pantay lang. Na naglalaban sila, nag-aagawan sila sa kaluluwa natin, nandito si Satan, nandito si Angel. No, nakikita natin sa Facebook, nagbubunong braso yung si Lord at saka si Satan. Nakikita natin sa Ginebra na nag-aaway si Satan at saka si Arcangel. We have this idea na alam niyo, kaya importante na iwasan niyo na panoorin yung mga anak niyo ng mga horror movies, mga nakatakot. Kasi nai-infuse sa kanila na si Satan malakas. Na si Satan magaling. Na si Satan halos kapantay lumalaban sa Diyos. Pero here's the thing. Hindi po totoo yan. Una ang Diyos natin, Creator of Heaven and Earth. Una ang Diyos natin, Alpha and Omega. Una ang Diyos natin, pinakamakapangyarihan sa lahat. Lahat yun, wala si Satan. Bukod doon, ang Diyos natin, napaka mapagmahal, napaka selfless. Lahat yun, kabaliktaran ni Satan. Ni hindi siya, wala siya sa, kumbaga sa boxing mismatch. Parang pinagsuntukan mo si Pacquiao at saka bagong luwal na sanggol. So hindi siya equal. Kaya tayo nagkakaroon ng maraming pagdududa sa buhay natin. Kaya tayo nagda-doubt sa Panginoon. Wawalan tayo ng faith. Kasi we have this thinking na si God hindi ganun ka-powerful. At minsan, alanganin pa siya pag nagipaglaban siya kay Satan. That's not true. Unang-una, 2,000 years ago, talo na ang enemy. Jesus gave up. Jesus laid down his life for us. No? Binigay niya yung buhay niya sa atin. So, talo na. Wala nang laban. Tapos ng boxing. Pangalawa, we have this disillusionment with God, no? Kasi feeling natin, ang Lord boring. Paano naman naging boring ang Diyos? No? Kaya na-apekto niya faith natin eh. Kasi isipin niyo na lang, tingnan niyo yung pinaka-thrilling, pinaka-magnificent, pinaka-magnanimous, pinaka-maganda, pinaka, alam mo yun, exciting, natanawin, na details ng mga hayop, ng seas, ng mountains, ng alam mo yun, yung pagiging komplikado ng function ng katawan natin, lahat siyang gawa ng Diyos. O sabihin natin, hanga-hanga ka sa computer na ginagamit mo, ang bilis ng, ang ganda ng smartphone na gamit mo, yung gumawa niyan, gawa ng Diyos. So paano mo sasabihin sa akin, ang Diyos boring. Disillusionment yan. Nako, iba daw, nagkakaroon ng doubt kasi we have disillusionment with God that God is killjoy. Hindi po totoo yun. Kasi ang Diyos natin, kung killjoy siya, hindi niya na tayo binigyan ng free will. Hindi niya na, sana ginawa niya tayo lahat robot. No? Pagkatapos niya tayong gawin, pasusunod rin, paano gusto niyang paggawa? Killjoy nga siya. Tapos, i-dispose tayo. Kasi, tapos na siya. Tapos na tayong paglaruan. Hindi siya ganun eh. He created us to have fellowship with us. He created us para mahalin niya tayo at mahalin natin siya. At binigyan niya tayo ng choice. Tandaan niya, pag binibigyan ka ng choice, ibig sabihin, hindi killjoy yung kadili mo. No? Mahal ka niya. Hindi siya killjoy.
ang killjoy, alin niya kung sino? Si Satan. Kasi naghahanap damay siya. Kasi alam niya, talo na siya. So, ang gagawin niya, i-upset ka niya sa buhay, bibigyan ka niya ng frustrations, bibigyan ka niya ng depressions para damay-damay na lang. At least may kasama siya doon sa mainit, yung smoking area. Ayan, Diyos, kahit kailanman, hindi naging killjoy. Hindi siya killjoy at hindi siya magiging killjoy. Some of us hit the wall of doubt through disillusionment with God kasi some of us sees God na siya yung reason of all ng pains and sufferings in life. Para saan pa sinabi ng Diyos na ang gusto niya ay pagpalain ka? Ang gusto niya ay magandang buhay sa'yo? Ang gusto niya ay magandang kinabukasan para sa'yo? Ang gusto niya ay hindi ka masaktan? Ang gusto niya ay mahalin ka? Ang gusto niya ay kupkupin ka niya? Siya daw ang vine, ikaw daw ang branch. Siya daw ang clay, siya daw ang potter, ikaw ang clay. Siya ang shepherd, ikaw ang sheep. Siya ang father, ikaw ang son. Ang daming metaphor na nagsasabi kung gaano kanya kamahal. Paano siya magkukos ng pains and suffering? Alam mo ba tayo may pains and suffering? Una-una, kagagawan natin. Pangalawa, kagagawan ng mga taong nasa paligid natin. Pangatlo, kagagawan ng circumstances na hindi natin makokontrol. Maaring inaalaw ng Diyos, maka-experience tayo ng pain and sufferings para tayo tumatag, para ma-develop yung faith natin, para umasa tayo sa Kanya at ipakita niya na tulungan niya tayo, gano'n niya tayo kamahal, para sagipin niya tayo, para maramdaman natin na kailangan natin ng Savior, para matuto tayo sa mga pagkakamali na to, para sa mga natutunan natin, pwede tayo makatulong sa ibang tao at makapag-minis tayo sa madaming reason. Pero never, ever magkukos unjust ng pain and suffering sa buhay mo. Never, ever. Hindi yun ang intention niya. Ang intention niya, umayos ka, pagpalain ka, kumanda ang buhay mo, kung sakali man, naialaw niya ang pain and suffering. Meron siyang magandang rason sa lahat ng ito. Kadalasan pa nga, no, pag inalaw niya yung pain and suffering, He will make all things work together for good for those who love Him and called according to His purpose. Sabi natin, some of us hit the wall of disbelief through disillusionment with God, through disappointing experience with God's people, and through the experience of darkness in our lives. Alam niyo, eto, number two, through disappointing experience with God's people. Natawa lang ako dito sa comic strip na to. Sabi nung lalaki, please Jesus, protect me from your followers. Nalala ko tuloy yung sabi ni Gandhi, no? Your Jesus I like, but the followers I don't. Minsan namin misrepresent kasi natin si Jesus eh, no? Hindi natin siya na ipapahayag ng tama. Kaya nagkakaroon ng duda, nagkakaroon ng doubt, nagkakaroon ng disbelief. Yung mga tao kasi meron disappointing experience sa atin. Tayong mga God's people, tayong mga believers, tayong so-called Christians. Kasi nga, some Christians, oh, una, tayo yung malaking stumbling block sa pag-grow spiritually ng mga supposedly mag-grow sa Panginoon. Lalo na kung spiritually dead pa lang, or spiritual baby pa lang, or spiritual child pa lang, tayo mismo yung stumbling block. No? Na pinapakita natin isang bagay na naayon sa dapat buhay Kristiyano, pero kapag unguarded moments, minsan nakikita tayo mismo yung gumagawa ng mali na sinabi natin na huwag dapat gawin. Kumbaga parang sinabi natin, mag-face mask kayo habang hindi tayo naka-face mask. Parang gano'n.
Kumbaga parang nag-share tayo ng gospel sa mga kaibigan natin na nagiinuman, pero ikaw tanggero. Kumbaga, kaya mismo ang stumbling block. Pwede kasi nating sabihin lahat ng magandang verses sa Bible. Pwede kasi nating ipahayag ang salita ng Diyos. Pero kung hindi naman nakikita sa buhay natin, tayo ang malaking stumbling block. Kaya, nagkakaroon ng disappointing experience yung mga tao sa atin at nag-hit sila ng wall of doubt. Some Christians, no? Napaka-legalistic in a sense na, oy, dapat di ka kumain ng ganyan. O dapat magpahaba ka ng buhok. Ay naku, hindi ka tunay na Kristiyano kapag hindi ka na-baptize, na water baptize. Ay naku, dapat hindi ka na umaatin sa mga piyesta ng mga Katoliko. Nakikikain ka pa doon, nakikiayon ka doon sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyos. Alam nyo, napaka-legalistic natin in a sense na minsan, nailimutan natin na ipayag muna ang pag-ibig ng Diyos bago tayo pumunta doon sa mga area na kadalasan hindi natin kaparehas yung iba nating kapatid. Alam nyo, sabi mismo ng Biblia, love conquers all. Mga love conquers fear. Mga love is siya yung pinakamagandang stabilizer. Mga kung gusto natin ipayag yung salita ng Diyos, doon muna tayo sa maiintindihan tayo. Kasi yung mga bagay-bagay na ibang katuruan, maiintindihan din naman nila yan pagkahabang lumalago sila sa kanilang spiritual life. Ngayon, kung ipupush mo agad lahat ng legalism ng Biblia, I don't think makakilala sila sa Diyos. Bakit di mo muna ipush ang pag-ibig ni Kristo? Bakit hindi mo muna ipush na meron kang change heart, change life? Makita nila hindi lamang sa bibig natin, hindi sa buhay natin. Kahit matanda ang kasabihan eh, tayo daw maging Kristiyano, hindi lamang sa puso, hindi lamang sa nguso, kundi pati sa puso. Number three, nako, eto nga, some Christians, no, kaya nagkakaroon ng doubt ng iba, nagkakaroon ng problema sa faith, mapangit yung experience na nila sa God's people kagaya natin. Kasi some, hindi lahat, ha? Kasi marami pa rin Kristiyano na iniwala ko. Talaga naman na dedicated at faithful sa Panginoon. Pero some Christians created inner circles. No, merong cool kids club sa mismo loob na simbahan. Diba? Saka nakakita na simbahan, gusto nilang dumami pero ayaw nila magpapasok. Saka nakakita na simbahan na merong sila-sila, merong kayo-kayo. Merong mga grupo ng mapuputi, may grupo ng maiitim, may grupo ng mayayaman, may grupo ng mahihirap, may grupo ng may talent, may grupo ng wala, may grupo ng mahabang buhok, may grupo ng makalbo. Alam niyo, kung may inner circle sa loob ng simbahan, tayo may gawa nun, hindi si Kristo. Tayo gumagawa ng cool kids club, hindi si Kristo. Alam niyo, nakakalungkot kasi gusto natin ipahayag yung salita ng Diyos. Gusto natin mag-invite pag may dumating sa simbahan, pag umupo doon sa inuupuan, magalit ka. Alam naman na dyan ako, umuupo ka, dalinggo, bakit umupo yan? Sino ba yan? Bakit ang hirap na ng parking? Tati-rati, kami-kami lang nandito. Sino ba nagdatingan na to? Wala na maupuan, ang init-init. Dati-dati, kami-kami lang nila kumari, nila kumpari dito sa church na to. Ba't sino ba itong mga nagdatingan na to? We have inner circles. Let's avoid cool kids club. Number four. Nako. Christians, some Christians, lift up themselves, not Jesus. Ito malungkot. May mga tao na ang bida lagi sila. Nag-testify sila ang bida. Hindi mo narinig yung pangalan ni Jesus. Nag-preach sila ang bida. Hindi mo narinig yung pangalan ni Jesus.
I mean, nag-share sila ang bida. Nag-pray sila ang bida. Tandaan niyo, kung gusto natin na properly ma-share si Kristo, i-share natin si Kristo, hindi tayo. Saka nakakita, minsan nakarinig akong testimony. Ang na-highlight, no, sa 30 minutes niya na pagsasalita, yung 29 minutes, tungkol sa lahat ng maling ginawa niya sa buhay. At parang, ang dating niya, cool, kasi dati siyang ganito, dati siyang masama, dati siyang lasengo, dati yung babaero, parang he appears to be cool. And then, in 1 minute, yung last 1 minute ng 30 minutes, nagbago siya, binago siya ni Lord. Praise the Lord. Yun lang, hinighlight mo for 29 minutes yung sarili mo. Hindi mo hinighlight yung sas. Bigyan ko po kayo ng tip. Kung makikinig po kayo sa preacher, umpisa pa lang, hinighlight niya ni si Jesus. Sa gitna, hinighlight niya si Jesus. Sa dulo, hinighlight niya si Jesus. Importante po, sa lahat ng gagawin natin, we must lift up the name of Jesus, not our name. Matuto tayo kay John the Baptist, sabi niya, may you increase and may I decrease. It's not about us. It's all about Jesus. Alam niyo, some of us hit the wall of doubt through a disappointing experience with God's people. Tayo yun. Kasi some Christians, no? We became pretentious. Tayo yung kanta ng platters na great pretenders. Iba yung sinasabi sa nakikita. Iba yung private life sa public life. Iba yung pagkaharap sina sister at sina brother. Iba tayo doon sa totoo nating sarili. We became pretentious. Number six, some Christians, ito na kalungkot, loves chismis, gossiping. Akalungkot in a sense na, oy, sister, narinig na ba yung nangyari kay kasister natin? Nako, ay nako, ayoko na lang magsalita kasi masama kasi makasabihin ng iba, chismis yun. Pero pag pinilit niyo ako, sabihin ko na, kasi syempre naman, makakayari naman na hindi naman naumpisahan ko na ano. Ipag-pray na lang natin basta ha. Basta pagkatapos ko ikwento sa inyo, ipag-pray na lang natin si sister ha. Na makatulong naman tayo. Ano, praise the Lord. Ang simbahan, minsan eh, nagiging pugad din ng chismis eh. No, may tinatawag pa nga tayong holy chismis. Basta pag-usapan natin yung kapatid natin. Basta magiging holy, hindi siya magiging gossip. Basta at the end, ipag-pray natin siya sa holy chismis. Kaya, disappointing experience sa atin. Diba? Okay na sana, lumalago na sa Panginoon. Tapos, iti-chismis natin. Ayun, kakaroon ng crisis sa pagdududa sa kanyang pananampalataya. Last, number seven. Some Christians became holier than thou self-righteous. Ay, nako, mabuti pa. Mabuti ako dito. Ay, nako, ayoko na lang magsalita. At ako'y mabuti. Ay, nako, wala. Ako, sa totoo lang, hindi ako katulad ng kapatid natin yun. Ay, bakit naman ganun? Eh, ako hindi ako judgmental, ha? Pero, bakit? Pagkasawa ng Amerikano para magka-green card, ay nako, hindi ako ganyan. Ay nako, ginawa niya yun? Nagawa niya talaga yun sa asawa niya? Ay nako, akalain mo yung sister natin, inawa yung nanay niya? No, eh, hindi ako ganun. Kasi ako mahal ko yung nanay ko eh. No, sabi kasi sa Bible eh, love your parents and you will be granted long life. Eh, hindi talaga akong ganun eh. No? Some Christians, sa kanya, became holier than thou self-righteous. At ang, sa totoo lang,
yung mga nakikinig sa atin ng salita ng Diyos, meron po silang hypocrite antenna. Alam nila kung mapagpanggap ka lang or totoo ka na nagmamahal sa Diyos. Kaya para awa po natin, sana huwag natin i-misrepresent si Jesus. Some of us hit the wall of doubt through a disappointing experience mismo sa mga Kristiyano, with God's people, sa mga believers. At tayo po yun. Alam nyo, pangatlo, some of us hit the wall of doubt through the experience of darkness in our lives. No? Kasi nga, maaari, nagkaroon ka ng tragic family experiences. No? Nakaranas ka ng, naging victim ka ng sexual abuse or whatever. May na-witness ka sa pamilya mo o sa kapitbahay mo, or maaari naka-witness ka ng crime or mga sakuna, naondoy ka, nayolanda ka, or alam niya, yung mga tragic experiences na makonsider na pwedeng mong masabing these are the darkness in our lives na bad experiences ko, kaya ako ngayon walang faith. How about wrong choices? Kaya ka nagkaroon ng darkness in your life. Kasi selfishness. Napaka-selfish natin. It's all about me. Ayun. Napakiwala ang buhay natin. Another darkness in our lives, involved tayo sa addiction. Addiction sa paninigarilyo, smoking. Addiction sa panonood ng porn. Addiction sa alcohol or alak. Addiction sa drugs. Addiction sa sex, etc. Ang dami pang klase ng addictions. And feeling natin, hindi na tayo makaalis. Feeling natin, masyado na tayong baon sa sitwasyon na to. Wala na pag-asa. Darkness in our life. Kaya, hindi na tayo nagtitiwala sa Diyos. How about involvement with wrong friends? Kaya yung matandang kasabihan, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Sabi ng Biblia, bad character corrupts good character. So kung di tayo mamimili ng kaibigan, may magiging malungkot ang buhay natin. Yung darkness na dinaanan ng mga maling kaibigan natin, madadaanan din natin. Alam nyo, kadalasan, ang maling ugali at mga maling bisyo, hindi naman natin sinimulan sa katawan natin. Kadalasan, itinuro sa atin ng maling kaibigan. Kaya, ako, piliin niyo po yung mga kaibigan niyo. Ako po, masasabi ko, bilang isang lingkod ng Diyos, responsibilidad ko po na kaibiganin lahat ng tao. Responsibilidad ko po na mag-minister kahit kaninang tao. Pero, meron akong responsibilidad sa sarili ko, no, na mamili kung sino ang gusto kong maging kaibigan. Kaya hindi ganun kadami ang kaibigan ko, pero pag masasabi kong kaibigan ko, ay kaibigan ko talaga. Ito yung mga bagay na some of us hit the wall of disbelief. Kaya tayo nagkakaroon ng duda, kaya tayo nagkakaroon ng lack of faith, maring through disillusionment with God, maring through a disappointing experience with God's people, maring through the experience of darkness in our lives. Pero, ikaw ba, nakaka-experience ka ba ng bouts with doubt? Nakaka-experience ka ba ng lack of faith? Disbelief? Nag-hesitate ka ba sa mga bawat galaw mo? Pero, ang isang banda, tingnan natin magandang perspective ng bouts with doubt. Alam nyo, bouts with doubt can humble us. Yun naman yung maganda doon. Pwede tayong turuan ng humility. Kasi ang maganda dito, sabi sa Jude 1:22, I have pity on those who are in doubt. At ang ibang nag-aalinlangan na ay inyong kahabagan. Ano ibig sabihin? Simple lang. Ang ating pagdududa can lead us
to humility. Yun nga kasi maganda na sinabi ng Diyos, all things work together for good for those who love Him and called according to His purpose. Now, sometimes, minsan nakakasama sa atin, pero somehow, pag nare-direct tayo ng tama ng Diyos, nagli-lead siya sa tama. Nagli-lead siya sa blessing. And yung bouts with doubt can deepen us. Pwedeng palalimin ang ating spiritual maturity. Tingnan yung experience ni Thomas from faithless to faithful. You know? Na siyang duda siya eh. Kumbaga, ako, hanggat di ko nakikita. Ito yung classic na tao na to see is to believe. Pero nakikita niya. Ano sagot niya? My Lord, my God. It's an acknowledgement. No, it's a kumbaga, in-acknowledge siya agad yung Lordship. In-accept niya kaagad na ito yung Diyos ko. No? It can deepen us. Kung magkakaroon lang po tayo ng tamang perspective, pwedeng palalimin tayo ng ating doubt, ng ating lack of faith sa ating spiritual life. Pwede tayong lumalim. Also, gandang perspective, tingnan natin, bouts with doubt can equip us, actually. So, our doubts can be used in ministering to other people. Kasi na-experience mo, madali na sa iyo ma-experience yan. Madali na sa iyo maipaliwanag yan. Parang halimbawa, sabi, na yung nagtanong sa iyo, paano ba pumunta ng Baguio? Since nakarating ka na doon, since nag-drive ka na papunta doon, kaya-kaya mong explain. Kasi na-experience mo eh. Equipped ka eh. No? Alam mo na, Bulacan lang, daan ka ng Pampanga, Tarlac, Pangasinan, La Union, and then Baguio na. Sabi sa 1 Peter 3:15, but give honor to Christ in your hearts as your Lord. And be ready at any time when you are questioned about the hope which is in you to give an answer in the fear of the Lord and without pride. No? Dahil na-experience mo itong bout with doubt, eto na yun. Eto na yung pagkakataon mo. Na-equip ka. Eto na yung pagkakataon mo for you to minister. No? Sabi nga, be ready at any time when you are questioned about the hope which is in you. Dati hopeless ka eh. Dati wala kang faith eh. Pero na-experience mo, binago ka ng Panginoon. Eto na. Nagagamit mo pa. Kadalasan ang nagagamit sa mga adik, dating adik. Kadalasan nagagamit mang minister sa mga babaero, yung mga dating babaero. Yung mga dating lasenggo, nag-minister sa mga lasenggo. Mga dating rape victim, nag-minister sa mga rape victim. Kung ano man, yung nag-cause ng doubt, ng disbelief sa buhay mo. At nabago ang puso mo. At inalay mo sa Diyos ang buhay mo. Tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At niredirect ka niya. At ginamit ka niya. Equip ka na. Ibig sabihin, pwede ka niyang magamit yung bad experience mo maging good testimony sa maraming tao para magkaroon din sila ng change of heart at change lives. Isa pang magandang perspective, bouts with doubt can actually be our greatest opportunity to express our faith. Same thing. Kaya na sinasabi natin kanina, eto na yun, pagkakataon mo na. Ephesians 4:16, through whom all the body being rightly formed and united together by the full working of every part is increased to the building of itself in love. Diba? So, ang maganda dito, ang maganda kasi sa Lord, yung mess, pwede niya i-convert sa message. Yung chaos, pwede niyang i-convert sa tranquility. Yung isang pangit, pwede niyang pagandahin. Kaya kahit na hindi maganda experience natin, lalong-lalo na kagaya na na-experience ni Thomas, no? Ang Panginoon mismo ang gumawa ng paraan para mabago yung puso eh. No? At ito yung nagiging minsan anchor natin sa pag-minister sa maraming tao na ibibigay niyo sa atin in the future. Ano mga ba kasi ang faith? No?
Madalas ko tumabasa kasi meron kami sa restroom namin na parang nilagay ng wife ko na parang poster. So nakalagay doon, Hebrews 11:1. Now faith is the substance of things hoped for and the sign that the things that seem are true. Sa Tagalog ngayon, ang pananampalataya ay isang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. So meron ka may panatag yung iyong puso. Na may hinihintay kang bagay, ang katunayan ng mga bagay ay hindi nakikita. Kahit hindi mo pa nakikita, alam mo darating. Meron kang peace sa heart mo. Yun yung faith. Yun yung nawala kay Thomas. Yun yung nawala sa akin. Yun yung nawala sa iyo. Yun yung nawawala sa maraming tao. Pero pwedeng ibalik ng Panginoon. Dapat intindihin lang natin sinasabi ni Paul sa Hebrews 11:1. Faith is the substance of things hoped for. Na tinitingnan mo, sign that and the sign that the things that seen are true. Alam mo parating. Alam mo positive. Alam mo mangyayari. Excited ka. Pero hindi pa nakikita. In your faith. At sabi kanina ng Lord, di ba? And blessed are those. No? Kasi ikaw, Thomas, naniwala ka kasi nakita mo ako. Pero blessed are those. Na hindi naman ako nakikita, pero naniniwala. Ikaw, kapatid. Naniniwala ka ba sa Diyos? Do you have faith? Meron ka bang pananampalataya? Allow me to end with this. This is a story of faith about sa isang donkey na natrap sa isang well, sa isang balon. One day, a farmer's donkey fell down into a well. The animal cried piteously for hours as the farmer tried to figure out what to do. Finally, he decided the animal was old and the well needed to be covered up anyway. It just wasn't worth it to retrieve the donkey. Sama naman. He invited all his neighbors to come over and help him. They all grabbed a shovel and began to shovel dirt into the well. Ano ang kanilang goal? Tabunan yung well kasi kailangan ng tabunan yon. Total, matanda na yung donkey. Ilibing na lang natin siya ng buhay. How tragic naman to. At first, the donkey realized what was happening and cried horribly. Nako naman, boss. Bakit niyo kung gustong ilibing ng buhay? Then to everyone's amazement, he quieted down. Biglang tumahimik yung donkey. A few shovel loads later, the farmer finally looked down the well. He was astonished at what he saw. With each shovel of dirt that hit his back, the donkey was doing something amazing. He would shake it off and take a step up. As the farmer's neighbors continued to shovel dirt on top of the animal, he would shake it off and take a step up. Pretty soon, everyone was amazed as the donkey stepped up over the edge of the well and happily trotted off. Ano yung moral of the story? And your life is going to shovel dirt on you. All kinds of dirt. At yan ang magkukos ng pagda-doubt nyo sa Panginoon. Kagaya ng kay Thomas. At yan ang magkukos ng disbelief nyo sa ating faith. Yan ang magkukos ng parang ayaw mo na mag-church. Di naman totoo ang Diyos. Ayaw ko na mag-church. Di naman totoo yung sinasabi ng pastor namin. See, the trick to getting out of the well is to shake it off and take a step up. Huwag kang alam mo si Satan, ang goal niyan, ibabaong ka niya ng buhay. Shake off the dirt. No? Tapos, tapak-tapakan mo para i-elevate ka na yung dirt na itinatapon sa'yo hanggang sa makaahon ka.
Huwag kang maniniwala na pwede kanyang ilibing ng buhay. Dahil sa totoo lang siya ang ililibing ng, hindi, siya ililibing ng Panginoon. Tapos na laban 2,000 years ago. Alam niya, each of our troubles is a stepping stone. Huwag kang panghihinaan, huwag kang magdududa sa Panginoon. Lahat ng troubles na yan, pwede niyang gawing stepping stone for you to rise up from your situation. We can get out of the deepest wells just by not stopping. Do not stop. Never giving up. Do not give up. Do not doubt the power of God within you. Shake it off and take a step up. Huwag mong hayaan ibaon ka. Dahil hindi yun ang intention ng Diyos. Ang intention ng Diyos, makalabas ka dyan sa balon na yan, sa well na yan. We need to remember the 5 simple rules to win the bout with doubt. At matuto tayo doon sa donkey. Una, free your heart from hatred. You must learn how to forgive. Makakaharang sa iyong pananampalataya pag punong-puno ng hatred ang puso natin. Matuto tayo magpatawad. Nakakalungkot, pinatawad na tayo ng Panginoon. Pinatawad na natin yung mga tao sa paligid natin. Minsan, palilimutan natin patawarin yung sarili natin. O kaya, patawarin na natin yung mga tao matagal na nagkasala sa atin. Kahit hindi pa sila humihingi ng tawad, patawarin nyo na siya sa Panginoon. Manalangin ka, Lord, pinapatawad ko na si ganun. Sinaktan niya ako. Kasi, yung tao niya nakatulog na maimbing, ikaw hindi. Kaya, free your heart from hatred. Forgive. How to win the battle with doubt? Free your mind from worries. Worries from, kumbaga, most never happens. Yung mga bagay na hindi naman. I mean, we worry about things na hindi naman nangyayari. Worrying is a sin. Kasi hindi siya pagtitiwala sa Diyos sa makapangyarihan. Stop worrying. Everything will be provided for you. Everything will be, you will be kept safe by God. Diyos ang bahala sa'yo. Stop worrying. Manalig ka sa Kanya. Humingi ka ng tulong sa Kanya. Stop worrying. Sabi niya, He will supply your needs. Sabi niya, He will take care of you. Di niya i-allow na ma-snatch away ka sa hands. Ang daming pangako sa Biblia. Gusto mong matanggal ang worry mo, basahin mo ng basahin lahat ng mga promises na nakasulat sa Bible. Number 3, live simply and appreciate what you have. Pamuhay tayo ng simple, appreciate natin kung ano meron tayo, at maintindihan natin ang ibig sabihin ng word na satisfaction. Hindi porque nasa lahat fame, wealth, masasabi kong masaya ka lang. Sa totoo lang po, marami pong mayaman, malungkot ang buhay. Maraming successful, maraming sikat, malungkot ang buhay. Ilan beses na ba tayo na kinulantang ng balita na nagpakamatay si ganito, si ganyan, kasi malungkot ang buhay. Alam niyo, antidote? Simple lang. Live simply and appreciate. Be appreciative, be thankful, no, for what you have. Number 4. Give more. Yep, matuto tayo magbigay. Magbigay sa Panginoon, magbigay sa mga tao na kapalibot sa atin, sa mga nangangailangan, sa mga, lalo na ngayon, merong pandemic. Natutuwa nga ako yung simbahan namin. Meron kaming ginawang project, Good Deeds, nakikolaborate kami sa isang project sa Pilipinas na tutulong sa maraming doktor, sa maraming nurses, maraming police, army, no, na mabigyan sila ng face mask para po protection nila sa COVID-19. So, hindi po ganun kayaman yung simbahan namin. Wala po ngayon halos, kumbaga, mas maliit yung collection, yung giving, dahil nga walang physical na gatherings. So, ang tendency, the treasurer of the church get lesser amount of money, but
The heart is there. Marunong magbigay. At yung marunong magbigay, yan po yung pinagpapala. Tumulong po tayo sa kamag-anak natin. Tumulong tayo sa kaibigan natin. No? Lalo-lalo na yung naman mga tao na meron pang extra. Huwag po tayo matakot sa kinabukasan. Dahil nandiyan ang Diyos para mag-supply ng kailangan natin. Number 5. Simple rule to win the bout with doubt. Expect less from people, but more from God. Ano pong ibig sabihin? Ang tao po nakakatalisod. Pwede maging stumbling block. Pero ang Diyos kahit kailan hindi. May sabi po, sabi po ng Biblia, ano, look upon the hills, no? Idiretso mo yung tingin mo dun sa hill. Where does your help comes from? Your help comes from the Lord, maker of heaven and earth. Ang ibig kong sabihin, kung titingin ka sa Panginoon, ilagos mo sa tao. Kasi po, pag tumitingin tayo sa mga Kristiyano, tumitingin tayo sa mga tao, lagi po tayo madi-disappoint. Kasi lagi po sila mag-fail. Pwede po sila maging stumbling block. Pwede silang, ay, ganyan pala mga Kristiyano. Okay, maaaring ganun yung ibang Kristiyano, pero hindi ganun yung Kristo. Idiretso niyo po yung tingin niyo sa Panginoon. Kung kayo po maati ng simbahan, huwag kayo titingin sa pastor, huwag kayo titingin sa worker, huwag kayo titingin sa mga attendees, sa member, o kung sino-sino pa man. Tingnan niyo palagi si Kristo. Ang dahilan kung ba't kayo nagsisimba, si Kristo, hindi yung mga tao. Kasi kahit sinong tao, pwede kang ma-disappoint. Expect less from people, expect more from God. Alam niyo po, matuto tayo ito sa donkey, hindi siya nag-hesitate. Naramdaman niya na ibabaon siya ng buhay, pero ginamit niya yung pagkakataon. Shook off the dirt, pinapakan niya hanggang sa nag-elevate siya, nakataka siya. Ibabaon ka ng buhay ng enemy. Lagi kanyang sisisihin. Lagi kanyang pagdududahin. Lagi kanyang bibigyan ng mga sitwasyon na confusing. Na kumbaga laging crossroads. At mapipiliin lagi yung mali at kung ano makakasama sa'yo. Do not hesitate. Hope. No? Ang faith, ang hope, yan po ang antidote to disbelief, antidote to doubt, and antidote sa uncertainty. Sa gabi na to, I hope and I pray na natuto po tayo kay Thomas. I hope and I pray na natuto po tayo na wala pong dadalhin mabuti kung tayo po ay walang pananampalataya sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, for reminding us that we need to have this faith in you, that we need to forget about doubting, that we need to put our trust in you, Lord God, in everything we do, in every direction, Lord God, na pupuntahan ang buhay namin. Panginoon, bigyan niyo po kami ng faith. Panginoon, i-cultivate niyo pa po yung aming pananampalataya. Panginoon, yung mga sitwasyon namin sa buhay, dalangin namin na kayo po ang gumamit nito para po sa ikabubuti namin sa present time at sa future. Para po makapag-minister kami na maayos sa mga tao na dadalhin niyo sa buhay namin. Maraming salamat, Panginoon. Sa araw na binigay niyo sa amin, ipuhin niyo po ang puso ng mga tao na nanonood sa amin. Panginoon, inadalangin ko sa umaga na ito, tinatanggap ka namin bilang Panginoon at tagapagligtas. Nagpapasalamat po kami sa kabutihan niyo. Dalangin namin, Panginoon, ang pandemic, ang COVID-19, pagalingin niyo na po, Panginoon, lahat na may sakit. Matigil na po, Panginoon, ang pandemic na ito. Magbalik na sa normal. Ingatan niyo po lahat ng tao. Pagpalain niyo po kami. Linisan niyo ang aming mga puso. Patawarin niyo ang aming mga kasalanan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang inyong mga tao, ang inyong mga anak, at lahat na naniniwala sa inyo.
maging ang tao sa buong mundo, makakilala nawa sa inyo. Ito po ang aming samod sa dalangin, sa ngalan po ng Panginoong Jesus. Amen. At amen. Maraming maraming salamat po. God bless you. Hope to see you on Wednesday. We'll continue on with our series about the runaway prophet Jonah. Thank you. God bless you. Happy Sunday po.